Alright, dito tayo sa ikalawang pakahulugan. Adultery. Ano ho bang ibig sabihin, Kuya Mark, ng adultery? Ang adultery, ang word na adultery is carnal knowledge. Ano ba yung carnal knowledge? Carnal knowledge is sexual intercourse. Carnal knowledge ng isang babaeng may asawa sa lalaki na hindi naman niya asawa. Mm. Yun yan. Sexual intercourse or when a married woman, kailangan asawa, kasal. When a married woman had sexual intercourse or had carnal knowledge with a man, not her husband. And yung lalaki na yan, alam niya na yung babae may asawa, pinatulan pa rin niya. Pinatulan pa rin niya. So, ang tawag doon sa lalaki na yon is paramour. Don't forget, ang tawag sa kabit sa lalaking may asawa, concubine. Ang tawag naman sa kabit sa babaeng may asawa, paramour. Banda yan ah, paramour. Paramour. Then don't forget, in adultery, every sexual intercourse is a crime of adultery. Every sexual intercourse is a crime of adultery. For example, nagtalik sila doon sa Manila. After 2 days, nagtalik sila sa Quezon City. Nagtalik sila sa Pasay. Every sexual act is a crime of adultery. One count yon. One count of adultery po yan. Naku po. Talagang mga kababayan, makinig kayo dito ha. Dahil ito yung mga top three ng mga common crime dahil sa bawal na pag-ibig. Bawal na pag-ibig or nasobrahan sa pag-ibig. Naku po, lahat ng sobra. Alam mo naman, Kuya Mark, meron tayong lumang kasabihan, lahat po ng sobra ay bawal. Bawal, o yan. So, nasobrahan sa pag-ibig. Alright. Kasi ang mga Pilipino, napaka-mahilig umibig. Dito tayo, ating paghambingin, Kuya Mark, yung adultery at concubinage. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang adultery and concubinage, ang pagkakaiba doon, in adultery, it is committed by an unfaith by the adulterous wife. Pag adultery pinag-usapan, ang gumagawa noon, yung adulterous wife. Yung babae na nangangaliwa sa ibang lalaki. Okay? And of course, kailangan kasama sa krimen yung kanyang kabit or tinatawag na paramour. Ang concubinage, ang gumagawa noon, yung unfaithful husband. Together with a woman, not his wife, ang tawag naman sa kabit niya is concubine. Yun yan. That is the first, yung pagkakaiba ng adultery from concubinage. And pangalawa, sexual proof of sexual intercourse is enough para makonvict ka ng adultery. So, for example, babae ka, nabuntis ka, dito sa Manila, habang yung asawa, OFW, doon po sa Saudi Arabia. 5 taon sa Saudi Arabia, yung asawa mo, tapos ikaw nandito sa Pilipinas, paano ka nabuntis na yung asawa mong lalaki nandun naman sa Saudi? Yan. Proof yan na you are an adulterous wife. Because, sabi ng batas, proof of sexual intercourse with a man, not your husband, is already a crime of adultery. Pero in concubinage, sexual intercourse is not enough to convict a unfaithful husband. Ibig sabihin, kahit may proof pa na ikaw lalaki, nakipagtalik ka sa ibang babae, hindi enough yan na ma-convict ka ng concubinage. Kailangan may proof na yung ikaw lalaki, dinala mo ang mistress mo sa bahay ninyong mag-asawa. Or, you had sexual intercourse in a scandalous manner or binahay mo ang kabit mo and nagsasama na kayo bilang mag-asawa. Yun ang requirement for concubinage. Pero, mere sexual intercourse is not a crime of concubinage. That's why, for example, may nabuntis kang babae, pinirmahan mo ang birth certificate ng bata na pinanganak ng kalaguyo mo. Is it a crime of concubinage? Hindi. Bakit? Sabi ng batas, ha? Mere sexual intercourse is not a crime of concubinage. Kailangan may proof ka pa. Binahay mo yung asawa, yung kabit mo, dinala mo sa bahay ninyong mag-asawa, or you had sexual intercourse in a scandalous manner. Iba pag ang babae ang nangaliwa. Kasi pag ang babae ang nangaliwa, mere sexual intercourse is a crime.